Hello guys! Our vlog for today is about bamboo shoots or labong. If you are new to our channel, please subscribe and hit the notification bell para palagi po tayong updated sa aming mga videos. Start po tayo sa lugar if saan nga ba nakukuha ang bamboo shoots. It is from a part of a forest wherein marami pong bamboo trees. During rainy season, may mga bagong growth po na bamboos. Yan po yun. Or let us call it baby bamboos. Need po ng sharp bolo or big knife to cut it. Matigas po kasi at saka firm po yung baby bamboo. Tatlo pong nakuha yung mister ko during that day. Tinatanggal na po yung mga ibang balat or part nung baby bamboo para po hindi na maiuwi sa bahay yung ibang basura pa. Yung mga alam niya po na good part, yun na lang po yung bibit-bitin po uwi. Mas okay po or mas madaling kuhanin yung mga baby bamboos na nasa outer part po nung outer part po yung location, pero katulad po niyan yung friend nung mister ko, medyo nasa gitna po yung nakita niya na baby bamboo, kaya nahirapan po siyang kuhanin yan. Pero syempre, decided kuhanin, gagawa at gagawa po ng paraan para makuha. Yan po ang isa sa pinaka-challenging part na pagkuha ng baby bamboos. Sa pagkuha din po niyan, marami rin po yung pwede kang matinik or ma-hurt ka nung mga matutulis na part nung bamboos. Tubo ka din. Yung pinaghirapan. Malaking part po ang nakuha ng friend ng mister ko. Yan po yun. Sa mga ganito po kasing panahon talaga, maraming makukuha na baby bamboos. Kasi medyo umuulan na po dito sa lugar namin. Tatlo rin po yung nakuha niya. Yan po, nasa table na po ang kawayan. Ah, joke po. It's a bamboo
Shoots po pala. Now naman po, let us show you how it is cut and paano po ang pagluto. May mga part pa rin po na tinatanggal kasi hindi naman po lahat ay pwedeng isama. May matigas na part pa rin po. Kaya huwag na lang po nating i-mix or iluto kasi kahit lutuin po siya, hindi po magiging maganda yung quality. Ganyan po siya hinihiwa. Malambot po yung padulo kasi yun po yung pinakadulo. Mas yun po ang pinakamalambot na part ng baby bimbos. Ready na po yung kasirola na lagayan po natin. Para nakababad na rin po siya sa water. At mabawasan po ng konti yung karhat or pait ng bimbo. Yan, pwede na po natin siyang pahuluan. Hugasan muna po pala natin. Tapos, para po mabawasan nga yung sinabi kong pait at saka karhat. Hindi ko po alam yung English term para doon. Pinakukuluan po namin siya for almost 1 to 2 hours in low heat po para ma-sure po natin na malambot po talaga. After po nun, let it cool and pag pwede na po, ini-squeeze po or pinipiga po ni Mr. Ko para matanggal po yung water. Ganyan po siya after mapiga. Pwede na po natin siyang igisa. Nakaready na po ang mga sangkap. 1/3 part po ng nakuha, yung niluto natin or ano, ang iluluto, ang igigisa po natin. Simpleng gisa lang po, as in plain na luto lang. Pansarili lang naman, ulam po namin yan. Papartnera ko po yan ng pritong isda. Samahan po natin ng konting ground pork. Para mas may madagdag pong lasa dun po sa bimbo shoots. If it's near golden brown, pwede na po natin isama yung nakaready natin garlic. Golden brown na po. Sama na po natin yung garlic. Thank you.
onions. Po. Mix na po natin ang ating rainbow shoot. Malambot na po yan. So, isi-season na lang po natin. Kasi, ano na po siya, malambot na. Isi-season na lang po natin para po mas sumarap. Sa pagluluto po ng bamboo shoots, kung mas prefer nyo po na mas masarap pa, marami po tayong pwedeng isangkap dyan. Pwede rin pong carrots para mas may kulay. Pwede rin pong hipon or chicken ang isama natin. Pero since napansarili naman po yan, simpleng gisa lang yung lasa po na nung bata pa ako, yan po yung niluluto nung father ko. Na-try ko na rin pong iluto ang bamboo shoots kasama ng gata. Pwede rin po siyang paksiw, ginataan. Actually, yan po, pwede nang lagyan ng gata. Yung gata po, yung mga, ang tawag doon, yung pong instant gata, imimix ko lang po sa cup with water, then ilalagay ko na po. After magkumulo, ginata ang bamboo shoots na po siya. Yan po, pinalagyan ko po ng vinegar, para po mas mabalance yung taste ng bamboo shoots. Simmer po natin ng ilang minuto para po mag-blend yung mga seasonings. Yan po. Dito na po siya. Pwede rin pong dagdagan nyo ng soy sauce or oyster sauce para mas maganda yung kulay. Ready to eat na po! Ganyan po ka-amazing ang ating bamboos. Pwede po pala siyang gawing pagkain. Sana po may natutunan po kayo ngayon sa aming video, and hope you enjoy watching it. God bless!